Sabi ng mga miyembro ng fraternity, hindi raw talaga maiintindihan ng mga barbarian o ng mga hindi naman miyembro ng frat o sorority kung bakit kailangan nilang pahirapan o saktan ang mga gustong sumanib sa kanila. Kaya raw may initiation rites na kung minsan nga lang nauuwi sa hazing. Kailangan daw kasi may pagdaan ng hirap ang kanilang mga aplikante para kapag naging miyembro na sila, mas pahahalagahan daw ng mga ito ang kanilang samahan. Minsan may na-interview na rin akong na-hazing na halos nalumpo na dahil sa pinagdaanan niyang pag-paddle o pamamalo sa kanya ng kanyang mga sis at brad daw. Para sa kanya, ang pananakit daw na kanyang pinagdaanan ay tanda ng pagmamahal. Anumang pilit ko noon sa kanya na ipaunawa na mali ito, hindi siya nakinig. Kasi kung susundan natin ang ganung argumento, ang ibig sabihin pala ng pagmamahal para sa mga miyembro ng frat o sorority, karahasan. Mahal ka ng iyong mga kabrad o kasis, kaya ka paulit-ulit na bubugbugin, sasampalin, ipapadel, sisipain at tatapakan sa tinatawag nilang Indian Run at kung ano-ano pang mga kahayupan. Kasi nga, mahal na mahal ka nila. Katulad ng pagmamahal na ipinaranas nila kay Julio Servando, kay Mark Andre Marcos, hanggang kay Lenny Villa at sa humahabang listahan ng mga kabataang maagang namatay sa ngalan ng tinatawag nilang kapatiran. Hindi bali nang may mga magulang na nagluluksa at mga pangarap na mamamatay at buhay na masasayang lang. Matagal nang may batas laban sa hazing pero tila walang epekto ito sa mga frat na hanggang ngayon, nagsasagawa pa rin ang hazing. Hindi lumalagpas ang taon o ilang buwan lang hanggang may bago na namang kaso katulad ng nangyari kay Julio Servando, 18 anyos lang. Kung ganyang tila hindi naman natatakot at nakikinig ang mga frat na hanggang ngayon nagsasagawa ng hazing, anong saysay ng ano pamang pagsaway o pagbawal? Panahon na para kumbinsihin ang mga kabataan na tigilan na ang pagsama sa ganitong mga samahan o kapatiran. Walang lugar sa isang sibilisadong lipunan ang kultura ng karahasang namamayani sa mga fraternity. Matagal na dapat itong pinalikuran.